ba? Eto na po ang sulat. Ganun lang yan. Magandang umaga mga kapwa at mga kabisyo. Eto na naman tayo sa isang panibagong portion na magbabago sa pananaw nyo sa mundo. Ito po ang Iliham Mo kay Kuya Chico. Chico, 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 Chico. Dear Kuya Chico, Chico, itago mo na lang ako sa pangalang Jimmy. 23 years old ako at isang photographer. Kadalasang kinukuha ako para sa mga kasal, birthday, fiesta, binyag at kung ano-ano pang okasyon na kailangan ng photographer para magmukhang sosyal. Totoo yan! Dahil sa trabaho ko, nakilala ko ang napakaganda na si Judy. 23 years old din si Judy at nagtatrabaho bilang taga-repack ng toothpick. Anong trabaho? Taga-repack ng toothpick. Nangailangan ng photographer ang pamilya nila para sa tuli ng bunsong kapatid ni Judy. Baka naman sa 30 anyos na yung kapatid. Hindi ako sigurado nung una kung tatanggapin ko ang trabaho dahil hindi naman normal na may photographer pag may tinutuli. Tatanggihan ko na sana ang tatay ni Judy noon. Pero nung napasulyap ako sa kotse nila at nasilayan ko si Judy, tinanggap ko na ang trabaho para lang mapalapit sa kanya. Huh? Mapalapit kay Judy, Kuya Chico, hindi sa tatay niya. Sumagot. Kinabukasan, alam niya may pag-uhorizon. Sinagot ako ng letter. Ang taka na sulat. Kinabukasan, maaga akong dumating sa ospital kung saan gagawin ang pagtuli. Sinalubong ako ni Judy at nakipagkwentuhan siya sa akin habang hinihintay namin ang pagbabalat na magaganap. Pinabalatan ba talaga? Akala ko pinapalililihis lang. Maligalig na babae si Judy. Madaling pakisamahan at madaldal siya kaya mabilis na wala ang kabako sa pakikipag-usap sa kanya. Dahil sa sarap ng usapan namin, nawala na din ang pagkailang ko sa gagawin kong pagpicture sa tuli ng bunso niyang kapatid. Naisip ko na hindi naman ako dapat mailang dahil natural naman na pangyayari ang tuli. At dapat pa nga ay matuwa ako dahil magiging parte ako ng importanteng ritual sa buhay ng isang papasok sa pagkabinata. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan. Pagpasok sa kwarto ng bunsong kapatid ni Judy, doon ko nalaman na isang taon lang pala ang agwat nila. 22 years old ang kapatid ni Judy. Oo. May banil. Bird ng 22 anyos ang kukunan ko ng picture. 22, Kuya Chico. 2-2. 22. Wala na ako nagawa dahil ayokong magalit si Judy. Hindi ko rin naman pwedeng ibalik ang bayad ng tatay ni Judy dahil napambili ko na ng Christmas plant na balak kong palakihin para may Christmas tree ako sa Pasko. Bago simulan ang pagtuli, gusto ng tatay ni Judy na kunan ko ng picture yung tutoy ng kapatid ni Judy. Para sa before and after shots daw. Mabilis naman natapos ang pagkuha ko ng pictures dahil photogenic naman yung tutoy ng kapatid ni Judy. Habang tinutuli ang kapatid ni Judy, lumabas muna kami at nagkwentuhan ulit. Nalaman ko na marami pala kaming common interests ni Judy. Umiinom din siya kapag nauuhaw. At natutulog pag hinaantok. Napansin ko din na pareho kaming kumukurap. Minsan sabay pa. Doon ko naisip na si Judy ang soulmate ko.
Sobrang saya ko nung mga sandaling yun. Naputo lang ang tuwa ko nung sabihin ng tatay ni Judy na kunan ko na daw ulit ng picture yung tutoy ng anak niya. Bago ako pumasok sa kwarto, inabaunan pa ako ni Judy ng ngiti sabay sabi ng enjoy. At napabulong na lang ako sa sarili ko ng enjoy. Loko ka ba? Naging kalmado naman ang utak ko dahil naisip ko na konting tiis na lang at matatapos na ang kalokohan na iyon. Nagulo lang ulit ang kalmado kong utak nung sabihin ng tatay ni Judy na gusto niya ng close-up shot nung tutoy dahil ipapa-frame daw niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung mga panahong yun. Hindi naman mahirap kumuha ng close-up shot, Kuya Chico. Kaso, sira ang zoom ng camera ko. Lalapit! Kailangan kong sobrang ilapit ang mukha ko sa tutoy ng kapatid ni Judy para makunan yun ang close-up. Alam kong pag hindi ko ginawa yun, magagalit ang tatay ni Judy at masisira ang pag-asa ko na maligawan at mapasagot si Judy. Anong gagawin ko, Kuya Chico? Nagpanggap ako na kailangan ko munang i-charge yung camera para makasulat sa'yo. Sinabi ko na medyo matagal at ang kailangan na oras para ma-charge yun. Chico, dalihan mo. Sana. Dalihan mo kasi. Sana ay mapayuhan mo ako agad dahil mga ngamatis na ang tatay ng kapatid si Judy. At mukhang hindi sila maniniwala na 4 days ang charging time ng camera ko. Before and after and later. Lubos na gumagalang, Jimmy. Yan po ang mong makabagbag na daming sulat sa ilihan mo kay Kuya Chico.